magagamit ka ulit sa mga susunod na kliyente mo. Oil filter. Tingawin natin para maganda yung... May special na tulsi prong dyan eh, sa oil filter na yan. Sabi ko, kanya-kaning diskarte yan prong eh. Tingawin natin para maganda yung pagkatul. Oo. Kaya natin ang ina. Oo. Sinasipa mo na yung yun. Kalibin. Kuha na. Ayun, kuha na. Last. Different. Saan lumipat si Frank? Sa Dion Kuana. Si Oil. Sa Rapid. Rapid. Ah. May manggahan. Okay. Yun, oh. Ayan, ito ngayon ang langis galing kay Asen. Kolektahin natin pang ano to, pamatay sa anay. Parang ano na rin, no? Dahil 7 liters itong lalagyan. Para kasi ano to, mas maganda pa to kayo sa binibili. Yung sulignong pamatay sa anay. Ayan, pang ina-apply mo, talagang hindi sila nangangahas. Eh. Oo, nangangahas na lumapit. Ayun, hanggang dyan lang siya. Eto, kakapalit ko lang ito. Dahil, oo. Dahil last time, nung nag-change oil din, napansin ka agad ni Frank, sir, may leaking yung ano mo, intercooler. Meron mo lagi sakit na intercooler. Oo.
Minsan nga, yung dating unang gawa nito, umuputok to. Manipis. Manipis, oh. Yan yung makapal na eh. Okay. Hindi pa nila napi-perfect ang yung Oo. Oh. Mas maganda yung una, yung pangalawa, manipis na yung ganito. Etong ano na ito, etong tubo, solid din. Ang price yun yan ay nasa 6,700. Mahal. Grabe, ano? Malapit-lapit na rin yung ano? Stabilizer. Meron din pa siya ganong ano, mga lambot. Okay. Ganit pa rin siya. Ganit pa rin. Mabilaan. Oo. Ito, no? Wala ko pa siya. Ganit pa rin yung ano, stabilizer. Tigas pa rin. Hindi, ganun. Ito siya. Ito pa, ganito yun, no? Ah, okay. Oo. Matigas pa rin. Tigas pa rin. May sinialis ko siya. Malapit ko siyang umaga. Ang ano nito, ang okay ito, pag ganito siya matigas. Aba, okay. Sa ano kasi yan siya? Sa wigil? Sa wigil. Sa wigil na... Tawag ko pa na... Para hindi magalaw yung manibela. Yes, bro. Oo. Dami ah. Alis ang... 4.5. Saan bali, Derek, yung sa brake pads niya atin? Ipigyan ko sa atin. Ayan, sige. Tingnan natin. Halimbawa, ito. Ayan. Ayan, oh, makikita mo yan, no? Oh. Ayan, oh, kalahati. Ay, kalahati pa siya. Oo, oh, kumbaga, ito yung indicator mo. Hindi yung sa pad drive. Oh. Ito yung labas. Ang loob mo makapal dito ng konti. Kailangan laging nauuna itong labas. Itong labas. Yung, hindi talaga sila nagpapatay. Nagtataka nga. Paras ko naman bagong bili. Okay. Pero dapat, ang nauuna, ito yung presado. Yung... Thank you, ma'am. Ay! Yung gunong mo. Joy! Apat na taon na. 2020. 08. May 82 days ka pa, 22 days sa 5 years bago magpalit. Ano? Ang brake shoe niya naman sa likod, hindi siya pwedeng standard na ganito, laging ganito. Laging ganito. Okay. Yung sa harap? Ang standard mo pag bago ganito. Okay. Kasi may bilang yan, may number yan. 10mm, 8mm, 6mm. Ibig sabihin sa 6mm, kalahati, basta sa 12. Okay. Sa 12mm. So, yung kalahati kanina... Ito yun, ano? Ibig sabihin, nagkalahati, nasa mid na yun, nasa max. Nasa max, ito, ito yung, ano mo, ito yung brake fluid, max level. Oo. Ito yung mid. Mid, oo. Di ba, may minimum pa sa baba eh. Opo. Ibig sabihin, nandito pa yung brake pad mo. Hayaan mo lang siya magbawas. Pag nagbawas, ibig sabihin, papunta na dito yan. Baliktad naman, itong labas, ito yung loob. Okay. Ganun niya. Pwede rin ng ano no yung para makita ka agad yung sa brake fluid ano. Apo, pwede mo makita yung sa brake fluid. Pero wag ka na magdagdag ng brake fluid. Oo, hindi na dapat. Huwag mo na tapakan. Kaya mo na siya bumaba. Okay. Para maging indication mo na manifest na si brake fluid. Sa likod naman minimal lang ang bawas yan. Hindi malakas yung magbawas. Itong pinakamalakas. Itong sa front. Silipin natin sa likod. Buo kasi itong piston kaya malakas kumain ng brake fluid. Oo. Yung sa halikod. Tsaka nandito front wheel to eh. Front wheel drive eh. Sa likod, ito naman. Buo. Manipis na. Ano pala to? Self-adjuster pala lahat. Kaya magastos. Magastos pala to. Enter, ilalak ko lang. Ayun o, oh, alas kalahati din o. Oh. Kalahati din siya. Gusto mo tanggalin natin para makita. Layo pa to sir. Okay. Basta pag original, okay pa yan. Hmm. Wala kang adjust pala dito, puro self-adjuster. Makikita mo ito. Self-adjuster. Pag bago siya. Diba pag bago, mapapansin mo pag bago nandito yan.
Nandito, ito yung brake pad mo. Pagbago nandito sa ibabaw, yan. Mm-hmm. Ayan, nandito sa ibabaw. Ayan, nasa kalahati pa. Nasa kalahati pa siya. Ito kasi yung indicator niya. Kung gusto mo naman isagad, tatanggalin mo itong indicator. At ito bale, no? Ito? Opo. Ah, okay. Para hindi tamahan itong rotor disc mo. Mm-hmm. Yan yun. Tapos, kada 6 months, every, ano ka, dapat nagpapabrake, ano ka, brake cleaning. Mm-hmm. Para yung mga ito mo, hindi mag-stack up yung preno mo. Kasi, pag nag-stack up to, hindi naglalaro. Ito lang naglalaro. Persado to. Persado siya. Ibig sabihin, dapat pag preno mo, buka rin siya. Mm-hmm. Balik. Mm-hmm. Bumabalik lang yan. Pag-stack up to, wala. Mabilis magpudpud. Nagpapa-brake cleaning din kayo dito, no? Pwede naman po. Kung nalagyan naman ni Kuya Frank, ni Kuya Frank yan. Hmm. Kahit hindi na, bali sa alternate, kada 6 months. Oo. Brake cleaning ka. Oo. Pwede ba natin gawin dito yan? Pwede naman ngayon. Pwede. Depende rin naman sa'yo kasi mapansin mo naman parang hirap. Ito kasi okay pa naman siya. Kasi alaga niyo naman siya. Oo. Ito medyo ganit na. Maganit na ito. Ay, ikot mo yun, sir. Oh. Mas magkakayo ba yun? Ikot mo ito. Mas mabigat na ito. Ha? Oo, oh, mabigat nga ito. Ilan taon na yung manalinis? Pinalinis ko ito 2018 pa eh. 2018. Kanino? Dito rin po? Hindi, sa ano, sa Petron, sa Pasay. Pero nakita niyo nilagyan doon ng grasa? Hindi ko na maano. Dahil si Mrs. ang inutusan ko nagpalinis nun. Nasa Saudi ako nun. Palagay ko, itatanong ko sa kanya. Eto, ginagrasahan nito. Ano nyo muna bago natin galawin? Oo. Para sigurado. Kasi yan, once yung nag-stack up to, ito naman masisira. Hmm. Di ba may anihili o ring? Ah, may...